So this is my third autodidactic in critical theories in phenomenology. So way back you're studying disciplines and ideas in the social sciences. So this is a part of that subject. No? If you're interested in social sciences, no? Kasi itong autodidactic is really a strategy in self-learning and self-discipline in assessing your lessons. No? So in our masters. So, ginagawa namin yung autodidactic. So, this one is my third autodidactic. No? Ginawa ko to sa isa siyang assignment namin. No? So, kasi may pinapabasa sa aming mga article and then kami yung nagpo-formulate ng sariling question based doon sa aming mga curiosity doon sa aming binasang article or sa binasa naming text. No? So, phenomenology, as we know, phenomenology, kasi yung sa DIS dati, it's about experiences. No? It's about human experiences that may affect the world and even the other people. Pero kasi meron siyang mas malalim na pagpapakahulugan. We know yung mga proponent nito, si Edmund Husserl, si Martin Heidegger. Na kung nare-recall nyo pa yung mga theories natin sa DISS, no? And Edmund Husserl and Phenomenology and Martin Heidegger's Hermeneutical Phenomenology differ from each other. No? Kasi diba, usually, human consciousness is very critical in assessing something. So, kasi hindi lang porque yung object na nakikita mo, yun ang mismo yung kanyang features, no? Pero ang mismo yung consciousness na gusto mong ilagay doon sa isang object, no? So, for instance natin, no? You can see an apple. So, you know, yung kulay ng apple is kulay red, no? Pero, according to phenomenologies, the object, the apple or the fruit apple, no, you can see diba red talaga siya, no? Pero yung ang phenomenology kasi hinahanap niya kung ano yung dahilan kung bakit kulay red yung apple, the redness of the apple, no, by means of exposing the consciousness, no. Hindi ka lang basta-basta tumitingin doon sa literal na itsura ng isang bagay or ng isang prutas, pero mas kinakalkal ko pa yung pinakaloob nun. Hindi yung literal na makikita mo na kulay red yung apple. But what about the redness of the apple? And then one question is, paano mo nasasabing a gift is a gift? No, yung regalo, paano mo nasasabing ano yung essence ng regalo? So yung hinahanap ng isang phenomenologist. So, hindi lang porque regalo kasi naka-wrapper, kasi nakikita mo special siya. No? But the most crucial, paano nagiging isang regalo ang isang regalo? Paano siya nagiging special? No? Kasi, if you're going to request for a gift, hindi yung gift, it's just a donation kasi sinabi, ay gusto ko ng sapatos. So parang nagre-request ka. So that is not just a gift. Kasi it's like a donation, sabi nga ng prof natin. It's like a donation kasi ikaw mismo yung nagre-request kung ano yung gusto kong iregalo sa'yo. But more so, this phenomenology, when it comes to experience and human consciousness, no, what makes gift a gift is the element of surprise. Siyempre, birthday mo, halimbawa, binigyan ka ng regalo, wala kang idea kung ano yung regalo na bibigay sa'yo. Nasaan yung element of surprise? Nasaan yung consciousness? Saan nade-develop yung consciousness doon, no? The element of surprise makes the gift special or makes the gift conscious for you, no? To interpret what is the real hidden meaning of that gift. It's the element of surprise. Siyempre, pag binuksan mo yun, tinanggal mo yung wrapper na, wow, that's the gift. Hindi mo alam na sapatos pala yun, hindi mo alam na cellphone pala yun or gadget. So, ganun yung tinitingnan ng isang phenomenologist. It's not about the literal na itsura ng object. Kung hindi, ano yung nandun sa loob ng object? Ano yung essence? Ano yung consciousness na maaari mong ma-develop doon? No? Yung ibang meaning. So, ganun kalalim yung phenomenology. No? So, kaya medyo mahirap-hirap din itong intindihin. No? Pero, kasi we know, sa philosophy ninyo, no, kung college kayo, so madi-discuss nyo ito. No? So, ito ko naman kasi yung mga basic discussion ko lang din naman ito kasi nga nandun pa ako sa stage, no, in understanding this type of studies. No? So, kasi nag-iisip yung isang tao kung familiar kayo kay René Descartes. René Descartes is the father of modern philosophy. No, nagkaroon ng Enlightenment, nagkaroon ng Industrial Revolution, doon ang musbong yung mga philosophers, no? Doon ang musbong yung mga new ideas or yung tinatawag natin na mga panibagong aral during that time. So, sabi niya, I am thinking, therefore I am. Siyempre, nag-iisip ka, you exist. You think, nag-iisip ka siyempre, that's why you exist. No? So,
na-discuss na rin natin sa ano, sa TN scene, discuss na rin natin to, or sa PPG, something like that. That the basis of existence is about your thinking, no? Yung nga sinabi, di ba, existence, essence, essence and existence. Ano yung halaga mo kung hindi ka nag-iisip? Ano yung halaga mo kung hindi ka nag-exist? No, essence and existence. Pero yung sa pananaw ni Rene Descartes, doubting equals thinking is existing, no? Yung ibig sabihin nun, may mga bagay ka na nagda-doubt ka, parang totoo ba talaga na nangyari yung Big Bang Theory? Totoo ba talaga na nagkaroon ng mga war? No? So you're doubting kasi wala kang mahanap na evidence. That's why you think, you search, you study. That's how you exist. No? Because you think, you exist. So ganun yung pananaw, magugulo talaga yung mga philosopher kasi minsan literal, minsan kasi logic, ginagamitan nila ng logic. No? So ito yung iba ko pang example. Halimbawa, onion, sibuyas. Diba? Siyempre, malalaman mo na sibuyas yun kasi matagal na, no, elementary ka pa lang, bago panganak sa'yo, you already know the features of onion. Kulay violet, masakit sa mata pag kinakalupan. But after you peel the layers of the onion, until the thing itself remains. So, dun mo malalaman ano ba talaga yung halaga ng isang onion. Dahil ba ingredients sa pagluluto? Dahil ba spices siya? Dahil ba ginagamit siyang sangkap sa mga pagluluto. But the onion itself, the reality, hindi lang siya basta onion dahil nakikita mo yung itsura niya. Pero ano yung gamit niya? No? Kaya doon nagkakaroon ng iba't ibang interpretation ng experience ng isang tao. Example. May bibigay pa ako sa inyong example. Merong dalawang tao na masakit yung ngipin. Yung isa, sobrang daing yung sakit ng ngipin niya. Talagang sumisigaw siya. Ang sakit-sakit ng ngipin niya. Ano pa lang yung isa naman, dumadaing siya na super mahina, eh parang hindi siya nagpapahalata. Do you think, sino talaga dun sa dalawa yung masakit yung ngipin? Yung talagang umaaray o yung tahimik lang? Diba? So the answer for that, sabihin mo, ay yung ano, yung masakit talaga yung ngipin kasi talagang dadamdam niya. Or yun namang isa na nagkukunwari lang. But the real answer for that is, you'll never know kung sino talaga sa kanila yung sumasakit yung ngipin. Why? Kasi, you are not certain. Hindi mo naman na-experience, hindi naman ikaw yung nasa posisyon nila para maisip mo na sumasakit talaga yung ngipin niya. Kaya hindi mo masasabi kung sino talaga sa kanila yung sumasakit yung ngipin. I hope you get me, no? By means of developing consciousness, you really don't know kung sino yung sasabi sa kanila ng totoo na sumasakit yung ngipin. Kasi ganun yung phenomenology, no? You can answer the particular questions if you are experiencing it, kung ikaw mismo yung nasa kalagayan. Pero kung hindi mo na-experience yun, of course, hindi mo malalaman yung sagot. Diba? It's all about development of the human consciousness. No? So, ayan pa iba't iba pang example. So, medyo maano nga to, malalim nga siya pag pinag-aralan natin sa philosophy. Particularly the critical theories. No? Even the conception of death, no? In a philosophy, the fear of death. No? So, syempre, dito sa phenomenology kasi, no? Kasi yung iba natatakot sa pagkamatay, the sense of dying, nagkakaroon ng paano mo nalaman na super sakit mamatay kung hindi mo pa naman na-experience? Diba? Ilan yan sa mga super lalim na pag-aaral. No, how would you say that you fear death without experiencing it? Diba? So, ayan yung mga lalamin sa, malalalim sa philosophy. So, binibigyan ko lang kayo ng idea about this short discussion. No? So, huwag ka matatakot mamatay kung hindi mo pa naman ito na-experience. No, medyo critical level of logic. No? So, yun yung isa kong share sa inyo sa aming ginawang third autodidactic in the critical theories about phenomenology in experience. No? So, that's it.